pasa la cosa. Que hay un grupo de la hay un grupo que dice la ley más apacheada de esta cuestión de ti de este disparador what to do what to do. Ano yung plano ang nabibuo? So, dapat gawin niya. Ano yung plano ang nabibuo? 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 Sa ating mga bago ng mga kaya, may tira rin natin sa panggayon apat na lesson dito sa salvation. Babaan sa nagawad, dito ng pintuan, sa mga sasus, sa kalibuhan mo. So sa apat na lesson sa yan, naging malingaw na malingaw ang kaligtasan sa kanila. Matibay mo, may kasiyasan mo, halos lahat, may kasiyasan mo sa kaligtasan. Ang patulong rin siguro sa agad, immediate, baptism. Maganda mga kanto nyo, marami sa inyo, habang nagtitira tayo ng salvation natin, isinigil na natin sa inyo, ay di natin po naman, mabuti, maganda mga balita. Kung hindi, kung wala pang hindi pa din ang size, itikiri yung lesson 5, baptism, malalaman na kayo sa buwan, baptize na. So, last minute natin, kung sila ang baptize, pero maraming balibalita na since the past 2 weeks, marami nang dinaptize. So, mabuti. So, yun ang lesson 5, baptism. Kasunod, pag dinaptize na, tituro natin sila mag-tisi sa mga involvement sa mga kabiliman, sa pawas, abularyo, mga ganyan. So, yan ang itinuro na sa kanila. Pag itinuro na yan, ang mangyari sigurado, may persecution sa kanila. Pag itinuro natin sa kanila ang salvation lesson, isa-kwento nila sa kanilang kilala. Pag isa-kwento sa kanilang kilala, marami sa kanilang kilala ay tuwang-tuwa at interesado at magkaroon ng panibagong grupo. Meron din iba magpapresipit sa kanila. So dahil sila ay mag-share sa agad, malinit, meron din persecution sa agad din. So asahin natin, hinaharap nila yung ngayon. So yan ang next lesson na ituturo natin sa kanila ay yan ang pag-aaralan natin ngayong araw, persecution. Ang ating mga bago ba ng kalagaya, paano sila ay kaharap at magpapatuloy kahit pag-iisigin sila. Mamaya-maya, tingnan natin yun. Tapos, sa this, at this time, hanggang silang malalangin dahil sila ay gratis sa mga, kasiyakan mo sa kaligtasan, at hinihirapan mo sila. So, kailangan, malalangin sila. At sila ay hanggang para sila ang silang malalangin. So at this time, yan ang itikuro natin sa kanila, kasahan natin maganda ang kanilang respect, matikuto silang malalangin, mag-appreciate sila, at another step para maging alagad. So ang ating process of discipleship, nangyari na. So kaligtasan nangyari na, baptize mo, iniwan nila ang gawa ng satan mo, paharap sila sa persecution, manalangin, magiging alagad. So yan ang kagandahan, paturo sa ating silang turuan para sila ay maging alagad. So sa araw nito, ang focus natin ay nasa lesson 7, persecution, at nasa lesson 8, for ang gagawin nila. So sa mga lessons na nito, ang nasa sa inyo, what excites you about teaching these lessons to your new believers? Pwede ba? Ang share sa inyong kalapit for 1 minute na lang. What excites you about teaching these lessons 7 and 8 yung pag-aaralan ng kanyang what excites you about teaching persecution and prayer sa inyong mga bago mga mga kapatid? Okay, right? Mag-share sa ating mga kalapit. 1 minute na lang po. Direct na tayo sa first lesson, persecution. Yan pa rin sa inyong parehong grupo.
Brother and mother remain, father and mother come back away, 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 and you die in the capital and you die in the capital and you die in the capital. You bang the thing for and you run by the run, but it's easy. You don't know. So you die in the capital, that's the name for it. It's easy to use. Alumni mapping and system, alumni mapping and component, alumni mapping, we destroy three times, we're looking very important. So for our system, we buy that in content. I am going to try to talk to you to do the system. So, in critical about the Bastion lesson, we do that in the Kalinan and give it in Kayo, Bala Isa is in again. So, in putting the Bastion in the first and back to back, lesson 7, take the system. And I'm going to come to you. I'm going to come to you. That's not in there. Okay, well, I'm going to go to the Bastion for you. So hindi papaliwanan ng lahat na ito, alam natin ang sakto ng karamihan dito, ibang bagay, banggitin na lang. So tingnan natin yung follow-up. Follow-up. Yung awitan, yung pag-usapan, nagbabasa ng teso, yung pag-usapan, yung awitan, yung follow-up. Sabi dyan sa lesson, last week nag-aaral tayo dito sa pag-sisisi. Ano ang pinag-sisihan mo na? So pag ganun, may ikatanong sa next Bible study, magandang pagkakataon para mag-review. So kung anong pinagsisihan sa last Bible study, i-review na, sasabihin niya ako na, ay tatanap na yun, ayaw ko na yun, iwan ko na yun, iwasi ko na yun. So magandang review na lang. Okay. Tapos, ito rin ay pagkakataon na kung merong pahabo na pagsisisi. So doon sa Bible study, maraming pinagsisihan. Pero sinubukasan, malating siyan, meron siya ng alaala. Oo, ibinabalik nila sa rin sa isipan. So after 1 week, ganun yung siya. Ano pa ang pinagsisihan nyo? So yun mo nakalitan. Maganda. Para dagdag ko. Para mag-transfer yung ugali, ang habang meron, pagsisisihan nyo. So parang it's a process. It's actually natin yung process sa kanya. So yun po ang ating follow-up. Okay, meron intro. Yung introduction, basta simula sumampla tayo kayo sa Jesus, pinag-uusig kayo ng mga kapabahay o kamag-anak ninyo. Nangyari mo ko ba? Pag-aaralan ko. So, konting banggit na lang. Bawat lesson, puso at may konting-konting banggit para ihanda sila para sa lesson na darating. Noong una, walang ganito ang intro sa lesson at ibigay ko sa mga bago na naman kita, direct mo sa lesson na walang pampahanda. So, ipinasa natin kahit isang kapaga, isang sentence para handa ng mga tuturuan. So, kahit babasahin niya, kung kaya bilang pastor, pwede niyo paliwan ng konti. Pero huwag lang mahaba. Konti lang. Ang lang nila. Sa mga baguhan, pwede niyo basahin na lang para maging handa ng sila. At nung ginamit ang minuto, sabihin nito yung sentence ng introduction. Nung kumangkula tayo kayo, basta kasihirapan, sinihirapan kayo ng mga kapagbahay. At sabihin niyo, ano nga pastor? Oo nga, talaga. Nangyari talaga. By this time, nahihirapan yung karamihan. Dahil nagsisir sila. So they are very ready for this lesson. Very ready. Magandang timing. Sinog na hibag na sila. So asahan na maging handa sila. Okay, ganito ang ating sensor. Ganito sa pag-iisip. Babasahin ko na lang para lang maging familiar tayo. Para hindi mo ulit yung last time. So, Pag-usig, Gawa chapter 5. Maraming himala ginawa ang mga apostol na pawang na saksihan sa mga tao. Parami ng mga nanalig sa Panginoon. Dala ang kanyang mga may sakit at mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at dumaling silang lahat. Nag-iigot sa mga apostol ang pinatakunan tayo at ang mga kasamahan niya.
una oportunidad a un apóstol a vivir en Dios. Bueno, vinusan no usan ángel no panuaren ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Nagdito naman ang pinampu ng pare at ang kanyang mga kasamahan. Pagdating ng isang taong ganito ang sabi, pinampu ninyo ang mga lalaking itinatulong ninyo ay nagtuturo na sa mga tao. Kaya, isinaman nila ang mga apostol. Pinasa sila ng pinakapunong pare. Sabi niya, iba mahigpit namin sa iyong pinabawalang mangaraw sa pangalan ng Jesus na yan? Ngunit, tingnan ninyo ang inyong ginawa. Lagarap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo. Sumagot si Pedro at ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod. At di sa tao. Nag-init sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito. At nais nilang ipapatay ang mga apostol. Pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalan ng araw sa pangalan ni Jesus. At ang mga ito, sinawala. Sila ay galas na galas sapagkat minarapat ng Diyos na sila ay magdanas ng panglalae alang-alang sa pangalan ng Diyos. At araw-araw nagpunta sila sa mga bahay-bahay upang magturo at mangaraw dito sa Diyos. Galing. Napagandang sanda. Tapos meron pa naman. Tingnan natin number 7 naman. Verse number 7. Sumigil bang sumunod ang mga apostol kay Jesus dahil sa mga pag-iisip? So, magiging malinaw. Yung mga binabayad sa natin, magiging malinaw. Hindi. Pag-iisip sila, nagpatigil sila. Magandang tiro. Tapos ang kasunod, number 8. Ano-ano ang gusto ng ituro ng Diyos sa atin sa kwento nito? Malalaman nila. Nakakasagot sila. Sinag-iisig sila. Sinag-iisig din tayo. Sige, magpapatuloy din tayo. At ang karamihan, maging desidido, magpatuloy, kahit nahirapan sila. So maganda mangyari, maganda isa nilang matutupasan sa sample nito. Okay. Dadating tayo sa sample. Ang gagawin nila, hindi sila magpa-practice magturo ng buong sample, kundi ipapractice lang ng ginabible study kung ano yung sasabihin nila sa mga nakilala dito sa pinagalang lang. Halimbawa, binigyan ka lang ng sabi. So, kung halimbawa yung kapitbahay ko si Benji, ang pinipo kay Benji. Halimbawa, bago naman yung bangkay ako. Benji, simula ang sinasang palagaya ako sa dito, sinisipan ka na sa mga kapitbahay. Pero sa at ganun, kung sa dito ako, magpapatuloy ako. Yun lang. Yun lang. So, bilang leader, idagama mo yan. Tapos, yung mga binabible study, magpapractice sila ng ganun. Kung ano ang sasabihin nila sa isang babahagi na. So, mag sila ng practice, pero maganda para yung itinuro ay bilang hanggang sa ulo nila. Ilalabas nila sa kanyang bigay. At pag magpapractice yung ugali, na bawat pag-aaralan, ilalabas sa bibig. Yan, magkakaroon tayo ng patuloy ng multiplication. So, ang gagawin natin, gawin para madali, hindi mahirap sa kanila. Konting simple sharing na i-demo sa kanila, yun din ang gagawin nila. So, yun po ang ating demo, at ganun din ang ating practice. So, dyan sa ating practice, matikita. Partner, demo, ganyan. Ang ating gagawin. Okay, yun tayo dito. Yun ang pasabihin ko sa lesson. So, nasa inyo na, pwede nang gamitin. Ito so, ang pag-usapan natin muna. You think this is an important lesson to teach to new believers? Why or why not? Pwede ko ba? Mag-share sa inyong grupo for 3 minutes. You think this is an important lesson to share with your new believers? Okay? Sige po.